Magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong kakausapin ngayon, ang nag-resign na Sugar Regulatory Administration Director General Hermenegildo Serafica. Isa siya sa apat na sabi ng Senate Blue Ribbon Committee ay dapat kasuhan ng administrative at criminal charges dahil sa Sugar Order No. 4. Kasama po natin ngayon si dating Director General ng Sugar Regulatory Administration Hermenegildo Ratcliffe Serafica. Magandang araw, Mr. Serafica. Good afternoon po. Opo. Mr. Serafica, ang tanong po, 2016 pa kayo nasa SRA. Ano po nangyari at may issue ngayong ganitong sumulpot? Okay, 2017 na ako ay mapaupo at SRA bilang administrator. Naging maayos ang aking pamalakad at balanse ng supply at presyo ng asukal. Kasama sa trabaho ko at ang SRA board, siguraduhin sapat ang supply ng asukal at makatarungan ang presyo ng asukal. So, ito pong nangyari sa special order ninyo na SRA. Ano po yung desisyon at kwento nyo nga po? Ang pagkata ng sugar order ay ayon sa mandato ng SRA na napapaloob sa Executive Order No. 18 of 1986, ayon sa Section 2 ng EOE, ang SRA ay binubuo to establish and maintain such balanced relation between production and requirement of sugar and such marketing conditions as will ensure stabilized prices at a level reasonably profitable to the producers and fair to consumers. Ibig sabihin, kailangan balansehin ng SRA ang supply at presyo ng asukal upang ang presyo ay makatarungan sa mga magsasaka at sa mga consumers ng asukal. Natapos po yung Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ano po na may panukala na bigyan ng karampatang charges kayo at sila Mr. Sebastian at dalawa pang opisyal? Ang sabi nyo pagtatapos ang hearing, my conscience is clear. Kwento nyo nga po, ano ibig sabihin nyo? Ako ay naghahandang umarap sa mga kaso. Wala akong ginawang masama. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Sumunod ako sa superior ko. Lahat ng nakalagay sa SO4 ay naayon sa batas, sa datos ng SRA at mga rekomendasyon ng mga stakeholders. Wala akong kinikilingan. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nag-benefit dito sa kahit anumang paraan. Ang aking susunod na hakbang ay harapin ang lahat na administratibo at kriminal na kaso na ihahain nila laban sa akin. Ako ay nanatiling matatag sapagkat nasa akin ang lahat na ebidensya na masasabing wala akong ginawang mali at lahat ay dumaan sa legal na proseso sa ating batas. Ang sabi po ni Senator Pimentel, masyadong mabigat ang parusang inihain laban sa inyo at inyong mga kasamahan. Ano ang reaksyon ninyo dito? Gaya ng aking naunang pahayag, pag-inis ng konsensya ko at haharapin ko ang lahat na inaakusa nila laban sa akin at sasagutin ko ang tapat at mga ebidensya na magpapatunay na wala akong nilabag at wala akong ginawang mali ayon sa batas. Nagpapasalamat ako na mayroong tayong mga pambabatas gaya ni Senador Pimentel at Dr. Monteveros na mapanuri sa datos at ebidensya po. Masasabi niyo bang tila na baliwala ng Senado ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kaalaman ni Pangulong BBM at Executive Secretary Vic Rodriguez ukol sa SRA Board Resolution No. 4? Kayo na po ma'am ang maghusga. Aking masasabi ay lahat ng aking sagot sa Senado ay sinusuportahan ng datos at ebidensya. At kahit kayo ay pwede niyong ma-research ang mga datos na ito sa SRA website po. Ngayon, ang gulo sa isip ng mga tao eh talaga bang may sugar supply shortage o may hoarding lang? Alam niyo po, hindi na ako sa datos ng SRA ngayon dahil nung
nung August 16 pa ako bumaba sa pwesto ko po. So I have no authority to comment on that issue. I hope you understand. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din po, Director General Hermenegildo Serafica, na nag-resign sa Sugar Regulatory Administration dahil sa kontrobersya. Ingat po, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you, sir.